Praise the Lord. God bless you po. Beloved Richard, beloved Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Nagkilan't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat naming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sunat na langin, mahal Panginoon namin, mahal na Pastor Wadshwad Almeda. Mahal Panginoon, salamat po, Diyos, sa buong taong nakaraan na punong-puno ng habag at awa pagpapalalag mula sa iyo. Salamat, mahal Panginoon, sa panibagong taong namin inaharap na muli kaming tatanggap ng mga biyay at pagpapala nagmumula sa iyo, Diyos. Pinapasalamatan na namin ito, mahal Panginoon. Hallelujah! Maging sa iyong banal na gawain sa araw ito, na iyong dalangisan at pinagpala mga naunang yugto na iyong tinanggap, mahal Panginoon, dyan sa kalangitan. Sa iyo po, mahal na Panginoon, ay binuhos na matamis na banal na presensya, tanda ng iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Narito ho kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig pag-aaral ng iyong banal salita. Alam na alam mo, sa ganang akin ako'y walang magagawa, O Diyos. Sa'yo lamang ako maasa, kaya dalangin po namin pagpalain mo kami muli sa pamagitan ng banal salita. Ikaw nga po, O Diyos, ang manghusap, maglagay ng mga katagal lalabas sa aking mga labi, itago mo ko sa likuran. At sama-sama naming sinasaway ng mga hadlang gawa ng kaaway, demons of destruction and beliefs and doubts. Kasi, oh, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Makupo po tayo mga minamahal. Praise God. Purihin natin pong pinakamamahal ng Panginoon. At bago po magpatuloy, nais ko muna pong ipabot sa ating mahal ng Panginoon. Pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pinakamataas na pagsamba. Tanging sa Kanya lamang, ating mahal na Panginoon Jesucristo na may gawa ng langit at lupa, Diyos na punong-puno ng habag at awa, pag-ibig sa ating lahat, na may give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Willie Israel Almeda, the end-time prophet of our loving God, and who always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeda, our beloved Mama Dear, greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeda family, at binabati rin natin ating mga live webcast viewers all over the world. God bless you so much for tuning in. At gayon din ang pagpapaabot, mga minamahal, ng magandang hapon sa ating beloved ordained preachers, ng po na kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng beloved co-workers, beloved co-preachers, beloved elders of the church, choir members, instrumentalists, beloved webcast crew, beloved control, beloved sisters, information, at sa inyong mga minamahal, mapagpalang hapon sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam niyo mga minamahal, sa sanlibutan may kasabihan, bagong taon, bagong buhay. Amen po ba? Ganyan ang kasabihan sa sanlibutan. Ang ibig sabihin nila, mga minamahal, ang paniniwala ng mga taong wala pang Kristo sa puso, na ayaw nilang itong nakaraang taon ay ganun pa rin yung kanilang kalagayan sa panibagong taong kanilang inaharap. Ayaw nila. Sa sanlibutan, ang iniisip nila, kung ganito lang ang aking antas sa buhay, gusto ko sa taong 2023, asensado na ako. Amen po ba, mga minamahal? Ganyan yung mga pananaw ng mga tao sa sanlibutan. Kaya nga, yung iba, dati nagtatrabaho lang dito sa Pilipinas, yung iba ng ibang bansa. Kasi gusto nilang mag-level up. Everybody say amen. Gusto nilang mag-level up. Kaya mga minamahal, sa ating mga Kristiyano, dapat mas higit. Everybody say amen. Dahil tayo ang nakakaalam ng katotohanan, tayo ang nakakaalam ng banal na kalooban ng Diyos. Ating pag-aralan, mga minamahal, the key to immeasurable blessing. Pag sinabing immeasurable, hindi masayod, hindi masukat. Everybody say amen. Sige mga minamahal, basahin po natin ang ating key verse, John chapter 10, verse 17 up to 18. Pakibasa po. Dito po sa Ebanghelyo ayon po kay Apostol Juan, Kabanata 10 po sa mga talatang 17 at 18. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Palakpakan natin ang banal na salita ng Diyos, ang mahal na Panginoon na magpapala po ng kanyang banal na salita. Alam niyo mga minamahal, yung ipinakitang halimbawa po ng ating mahal na Panginoon dito ay yung tinatawag na total submission sa Ama sa langit nung siya'y nagkatawang tao bilang anak,
Yung totaling isinuko niya yung buhay niya, yung totaling sinunod niya po, mga minamahal, yung balalakalooban ng Diyos. Ito yung pinakitang halimbawa dito sa ating talatang binasa, mga minamahal. Alam niyo po kasi, mga minamahal, sa Kingdom of God, may mystery. Hindi basta-basta maunawaan natin ang mga balalakalooban ng Diyos kapag hindi po tayo filled with the Holy Spirit. Everybody say amen. Kahit Bible scholar ka, kahit graduate ka, kahit napakatalino mo, but without the Holy Spirit, hindi mo maintindihan ng lubos ang banal na kalooban ng Diyos. Sa Bible, there is a mystery na kailangan nating saliksikin. Alam niyo mga minamahal, if you are filled with the Holy Spirit, habang ang Kristiyano puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, i-reveal sa iyo ng mahal na Panginoon yung sikreto ng Kingdom of God. Everybody say amen. Mamaya, malaman natin ano yung sikreto. Kaya nga, ang ating topic, the key to immeasurable blessings. Immeasurable, hindi masayod. Kahit ayaw mo na, binubuhos pa rin sa iyo yung pagpapala. Gusto niyo po yun, mga minamahal? Lahat ng gusto lang di masayod nagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Kaya, mga minamahal, yan yung ating pag-aralan. Kaya nga, yung pinakitang halimbawa ng Malang Panginoon kung paanong kusang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, mga minamahal, kung paanong sinunod niya yung utos ng kanyang ama bilang tao na siya naging anak, mga minamahal. Ang tawag doon, yung pagsunod na hindi nayayanig. Kahit anong pagsubok, mga minamahal, yung pagsunod mo hindi nayayanig, mga minamahal. Ganoon ang gusto ng mahal na Panginoon. Isa po yan sa susi para mabuksan yung pagpapalang hindi masayod. Everybody say amen. Pagsunod na hindi nayayanig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lang, mga minamahal, kaya nga hanggang sa mga oras na ito, ipinangangaral ang banal na salita ng Diyos kasi hindi lahat pa na mananampalataya. Mayroon ng tinatawag na unwavering submission sa mahal na Panginoon. Hindi pa lahat, mga minamahal. Kaya ito ang salita ng Diyos. This is the right time, mga minamahal. Kung last year, you are having struggle sa financial problem, mayroon kang trial sa financial, sundin mo ang banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Sa tiyak na bagay, palalayain ka ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung gusto ng mahal na Panginoon, yung unwavering submission na totaling ibinigay mo lahat sa Diyos, ang buong buhay mo. Pero yung iba kasing Kristiyano, mga minamahal, ang kanilang tingin sa ganitong kalooban ng Diyos, ang pag-aunawa ng ibang Kristiyano ay isang bandage. Ang akala nila, parang wala na silang kalayaang mamili at magdesisyon, mga minamahal. Yun ang iniisip ng ibang Kristiyano na kapag isinuko niya ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon ng buong buo, wala na siyang kalayaang magdesisyon para sa kanyang sarili. But the truth is, mga minamahal, sa paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon, we have freedom. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot. Everybody say amen. Pero wag nating kalilimutan, even though we have freedom, mga minamahal, being a Christian, mga minamahal ko, we have freedom but with responsibility. Everybody say amen. May kalayaan tayo magdesisyon, pero wag nating kalilimutan bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong responsibilidad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, mayroon tayong, pag sinabing responsibilidad, mayroon tayong dapat gawin. Mayroon tayong dapat sundin, mga minamahal. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung ating covenant sa Kanya, mga minamahal, everlasting. Everlasting yung tipan mo sa Diyos. Ano ba yung tipan ng Kristiyano sa Diyos? Yung tipan natin sa Diyos na ating iaalay, isusuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon, ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi in time lang, hindi sa seasonal lang. Ang gusto ng Diyos, everlasting hanggang sa kanyang pagbabalik. Everybody say praise the Lord. Yung tipan mo sa mahal na Panginoon, kinakailangan araw-araw pinapalago mo yan. Araw-araw pinaparami mo. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi ka manatili na ito lang yung level
ng pagsunod mo sa mali Panginoon. Gusto ng mali Panginoon, everyday lumalago yung pagsunod mo sa mali Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero nga, sabi ng Bible, we are free to choose. Dahil may kilayaan tayo, mga minamahal. Gusto mong isuko ang buhay mo sa mali Panginoon, na siya ang mag-control sa buong buhay mo, na ang Diyos ang masusunod? Pwede yun. Mas maganda yun. Pero, kung ayaw mo naman, isuko sa Diyos ang iyong buong buhay, gusto mo, some part of your life lang. Gusto mo, mahal na Panginoon, sa parte ng buhay ko na ito, huwag ka makikialam. Ako ang mag-desisyon dito. Pero sa ibang parte ng buhay ko, mahal na Panginoon, pwede ka makialam. Pwede rin yun. Pwede mong sabihin yun sa mahal na Panginoon dahil may kalayaan po tayo, mga minamahal. So, it is a choice. Kung gusto mong isuko ang buhay mo sa Diyos ng buo, it is a choice. Kung gusto mong isuko ang buhay mo sa mahal na Panginoon na partial lang, it is your choice, mga minamahal. Pero, malinaw ang talatang ating binasa na ang gusto ng mahal na Panginoon pagsunod sa Kanya, yung tinatawag na pagsunod na hindi nayayanig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unwavering submission. Alam niyo kasi mga minamahal, kapag isinuko natin na lahat-lahat sa atin, ibinigay natin ang lahat-lahat ng buhay natin sa mahal na Panginoon, yung tipong halos wala nang matira sa atin. Panahon mo, lakas mo, kayamanan mo. Kapag yan, mga minamahal, pinili mong isuko ng buo sa Diyos. Mga minamahal ko, ano yung mangyayari? Huwag tayong magugulat. Kasi pag sinuko natin ang lahat sa mahal na Panginoon, pinili mo na isuko ang buhay mo ng buo sa mahal na Panginoon, makikialam ang Diyos sa buhay mo. Every detail of your life, pakikialaman ng Diyos. Pakikialaman ng Diyos ang oras mo. Pakikialaman ng Diyos ang plano mo sa buhay. Miski mga resources natin, mga pag-aari natin, pakikialaman yan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pero anong kagandahan? Anong kagandahan, mga minamahal? Ang mangyayari po, kapag ibinigay mo yung buong buhay mo sa mahal na Panginoon, lahat ng parte ng buhay mo, hinayaan mo, pakialaman ka ng Diyos. Mga minamahal, you will have the best of our Lord Jesus Christ. Kung yung mga possession ng mahal na Panginoon ay magiging iyo rin. Halimbawa, ako isa kong ama at ang ako'y may anak. Ako bilang ama, mayroon akong 10 mansyon, mayroon akong 10 sports car, marami akong ari-arian, lupain, marami akong pera sa bangko. Dahil yung aking anak sinunod ang ibinigay niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa akin, lahat ng mayroon ako, pag-aari din ang aking anak. Ganoon ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Na kaya ang gusto ng Diyos na tayo sumunod ng buo sa kanyang pananakalooban, na sa ganoon, lahat ng mayroon ang mahal na Panginoon, lahat ng pag-aari ng Diyos ay mapasayo din naman. Everybody say amen. Kaya lang, kapag some part of your life lang ang isinusuko mo sa mahal na Panginoon, you cannot receive yung tinatawag na immeasurable blessing. May pagpapalain ka ba din? Kaya lang, mas maganda siguro yung matanggap niyong hindi masayod na pagpapala. Bakit? Bakit dapat yun ang matanggap natin? Dapat hindi tayo makontento. Bakit, mga minamahal? Kasi kapag nag-uumapo ka sa kunwari, spiritual blessing muna. Nag-uumapo ka sa spiritual blessing na immeasurable blessing na yung pagpapala mo sa spiritual. Ang mangyayari niyan, magiging pagpapala ka din sa iba. Eh kapag pinagpala ka rin ang pagpapala sa material at pinansyal na hindi na masayod, magiging pagpapala ka rin sa iba. Eh kapag ikaw mismo nagkukulang ka, paano ka magiging pagpapala sa iba? Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang gusto ng Diyos. Na kapag isinuko mo ang buhay mo, makialam talaga ang Diyos sa lahat ng detalye ng buhay mo. Pakialaman talaga ng Diyos. Kaya doon kanya pagpapalain kasi binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na makakilos ng buong buo sa buhay mo. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isa yan sa susi. Mga minamahal, to unlock the key. Isa yan sa susi, mga minamahal, to receive the immeasurable blessings from God. Ano pa yung susunod na susi? Basahin natin. Malachi chapter 3 verse 10 up to 12. Pakibasa. Ito po sa aklat ng mga taga Malakias, kapitulo 3, may talatang 10 hanggang 12. Dalhin ninyo ang buo ikasapung bahagi sa kamalig.
upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng Mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Ni malalagas man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng Mahukbo. At sa 12, at tatawagin kayo ng lahat ng mga bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng Mahukbo. Palakpakan natin ang pananalita ng Diyos, mga minamahal. Paulit-ulit po natin itong nababasa at naririnig kanina lang sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, nabanggit ito. Paulit-ulit nating naririnig, binabasa sa banal na pulpito, and yet, until now, hindi lahat nakaunawa, mga minamahal. Hindi pa lahat. Kahit, mga minamahal, tandaan niyo po, kahit gaano pa kalaki yung pag-alinlangan natin pagdating sa pagbibigay, kahit sobrang pag-alinlangan ka, kung ano-ano pumapasok sa mind mo, binubunsa na ito ng mga manggagawa, binubunsa ito ng church, kahit ganyan ang pag-iisip mo, mga minamahal, pero once na dumating sa iyo ang kaunawaan, mga minamahal, once na dumating sa iyo yung time na naunawaan mo talaga yung sikreto, yung misteryo ng pagtatanim sa kaharian ng Diyos, magmamadali kang ganapin ito at sundin ng higit pa sa kaya mo. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, lang sabi naman ng Panginoon, palaguin natin yung tipan natin sa Diyos. Palaguin sa pamamagitan din ng paglago ng ating pagkakaloob, ating mga handog sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sad but truth, until now, marami pang natitisod pagdating sa pagbibigay. Marami natitisod, mga minamahal. Alam niyo yung isang dahilan dyan? Hindi niya pa naunawaan kung ano ang kahalagahan ng pagbibigay, pagtatanim sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo ng iba, lagi na lang may special offering. Every week, every gawain na lang may special offering. Yan yung iniisip ng iba, mga minamahal. Pero ang katotohanan kasi, kapag naunawaan nating lubusan, mga minamahal, tayo po ay magmamadali na magkaloob ng higit pa sa ating kaya. Kasi naunawaan mo na, mga minamahal, naunawaan mo na ang buong kapamahalaan ay nasa kamay ng Diyos, na ang ating buhay, kapag ibinigay natin sa mga Panginoon, kung anong naiisip niya sa ating buhay, susunod lang tayo, mga minamahal. Everybody say amen. Hindi nagkamali ang ating mahal na pastor sa kanyang mga itinuro, mga minamahal, na ang sikreto talaga, mga minamahal, ng tinatawag na di masayod ng pagpapala, ay pakikialaman. Hahayaan mo ang Diyos na pakialaman ang lahat sa'yo. Hahayaan mo ang Diyos na pakialaman lahat. Yung pinaka-iibig mo, yung pinaka-mamahal mo, hahayaan mong kunin sa'yo ng Diyos nang sa ganun, palitan niya ng mas higit sa iyong inaakala. Minsan sa mahal na mahal mo yung, halimbawa isang bagay, mahal na mahal mo yung bisikleta mo, araw-araw pinupunasan mo, araw-araw sinasabon mo yung gulong, ayaw mo maalikubukan. Pero sabi naman ng Panginoon, akin na yan. Eh syempre, ang sabi lang naman ng mahal na Panginoon, akin na yan, ibigay mo sa akin yan. Ngayon, ang iisipin mo, kinukuha ng Diyos yung pag-aari mo. Kasi hindi mo pa naunawaan, pero kapag naunawaan mo, na kaya pala kinukuha ng Diyos yung bisikleta mo, gusto kanyang bigyan ng isang magandang sasakyan. Everybody see, amen? Ganun ang mahal na Panginoon. Titignan niya muna yung obedience mo. Kung susunod ka sa kanyang kagustuhan, karapat dapat ka bang tumanggap ng tinatawag na hindi masayod na pagpapala. Everybody see, amen? Kaya nga, kapag may special offering, mga minamahal, magmadali tayo, mga minamahal, nang sa ganon, ikaw ang unang makatanggap ng pagpapala sa ating mahal na Panginoon. Kasi kapag hindi mo naunawaan, iisipin mo, binibigay natin sa malagawain ay ginagamit pang personal. No, mga minamahal, basahin natin. Sa Bible, may tinatawag na kingdom offering, mga minamahal. Yung, ano ba yung kingdom offering? Yung kingdom offering sa Bible, yan yung pagsuporta natin sa mga ina-announce sa banal na pulpito. Like for example, mga krusada, mga proyekto ng church, mga gastusin sa banal na gawain, mga minamahal. Yan, ang tawag dyan, kingdom offering. Lahat yan
nasa Biblia. At ang sabi sa Biblia, isa yan sa susi ng tinatawag na immeasurable blessing. Everybody say amen. Basahin natin Exodus chapter 35 verses 4 up to 10. Amen. Exodus kapitulo po ay 35 versikulo po ay 4 hanggang sa 10. At sinalita ni Moses sa buong kabisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi ito ang bagay na iniutos ng Panginoon na sinasabi, magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na nataan sa Panginoon. Sino man may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso, at kayong bughaw at kulay ube at pula at lino at palahibo ng kambing, ang mga balat ng tupang lalaki na tininang pula, at ang mga balat ng poka at kahoy na akasya, at langis na pangilawan, at mga espesya na langis na pangpahid, at mga mabangong kamangyan, 9, at mga batong onyx, ang mga batong pangkalupkop na pang-epod at pang-pektoral, 10, at pumarito ang bawat matalino sa inyo, at gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say amen. At pumarito ang bawat matalino sa inyo, ang sabi ng mahal na Panginoon, at gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Matalino ang tingin ng Diyos sa mga sumusunod sa lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, napansin po ba natin yung sinabi ni Moises dito? Sabi naman ni Moises sa mga Israelita, yung binanggit ni Moises dito, puro material po ito. Amen po ba? Puro material. Sabi ni Moises, ginto, pilak, mga mamahaling bato, mga langis, mga buhok ng kambing, mga balat ng kambing. Kasi mga minamahal, sa panahon noon na itinatayo ang tabernakulo ng Diyos, yun yung mga sangkap na kailangan nila. Everybody say amen. Sa panahon natin ngayon, ang sangkap para, ang handog para yung kingdom of God maitaguyod, maipahayag sa buong mundo yung ating mga kinikita, yung ating mga resources. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, sa panahon natin, yung sahod natin, yung tubo natin sa mga negosyo, mga minamahal, yan yung ibinibigay natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya yan yung ginagamit sa mga Bible study, sa mga pagpapalo-up, sa jail ministry, sa radio program, sa TV program, mga minamahal. Sa ating live streaming, alam nyo yung live webcast natin, ang mahal ng mga gamit, 100,000 piraso. Bakit? Hindi natin tingnan ang amount na, o ang halaga. Kung bumili tayo ng mahal na gamit para sa banal na gawain, ang tingnan natin kapag sa ating live streaming, yung mga unbeliever na kapanood ng banal na gawain, lumapit sa banal na Panginoon, isinukan niyang buhay, nagpabautismo, naglingkod sa mahal na Panginoon. Sino unang pagpapalain kayo na mga ginamit ng ating mahal na Panginoon? Everybody say amen. Parang mahina yung amen. Everybody say amen. Mga minamahal, lakas na natin amen para tumanggap tayo ng immeasurable blessing. But everybody say praise the Lord! Yeah, mga minamahal, yan yung isa sa mga susi, kingdom offering. Di ba, kapag sa banal na gawain, nagbigay ka na ng tithes and love offering mo. Tapos merong special offering, ia-announce sa pulpito yung pangangailangan, mga gastusin sa krusada. Yan yung tinatawag na kingdom offering. Everybody say amen! Diyan ka lalong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ginagamit lahat yan para maipalaganap ang salita ng Diyos sa buong kinapal, sa buong mundo, which is hindi inutos ng sino man, which is ang nagutos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Go ye into the all nation and preach the gospel, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw, yung resources mo na ibinigay mo sa kingdom offering, may isang kaluluwa, gumaling ang karamdaman, naglingkod sa Diyos, hindi agad siya ang pagpapalain. Ikaw muna ang pagpapalain dahil ginamit ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumalima ka. Anong tawag sa ginawa mo? Unwavering submission. Katulad ng ginawa ng mahal na Panginoong Jesus, pagsunod nung siya'y nagkatawang tao. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, kapag hindi tayo nag-sacrifice, iba-iba yung sacrifice natin. May nagli-labor sa minyal,
may nag-labor sa humahayo, may nag-labor sa Word of God, may nag-labor din sa pagbibigay. Mga minamahal, kung hindi natin gagawin yung ating mga part, yung ating sacrifices, hindi rin tayo sana naabot noon ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sa tiyak na bagay, may mga naunang gumawa ng pagsunod sa balakalooban ng Diyos. Kaya ikaw ako, narito, tumatamasa ng iba't ibang uri ng mga pagpapala. Everybody say amen? Eh mga minamahal, huwag mong titignan yung nawala sa iyo. Nawalan ako, ipon ko to, naibigay ko. Huwag mong tignan yan. Ang tignan mo yung kaluluwa na iligtas sa apoy ng impyerno. Hindi mabayaran. Mga minamahal, hindi mabayaran ang salapi, hindi matumbasan ang salapi ang isang kaluluwang na naagaw sa kamay ng kaaway. At doon ka pagpapalain ng Diyos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Everybody say amen. Subukan nating iksiyan ang ating topic, mga minamahal, dahil gibit tayo sa oras. Ang una, unwavering submission. Pangalawa, kingdom offering. Pangatlo, may tinatawag tayong prophet offering. Pag-aralan natin, it is all biblical, mga minamahal. Sino yung mga propeta, mga naunang propeta noon? Jeremias, Isaiah, mga naunang propeta. Elijah, mga minamahal. Sa panahon natin ngayon, sino ang propeta? Ang ating mahal na pastor. At sino yung mga lingkod ng Diyos? Yung mga ginagamit ng Diyos sa kanyang pananalubasan. Example, beloved workers, mga preachers, beloved elders, prayer warriors, choir members, yan ang mga tinatawag na lingkod o servant of God sa vineyard ng ating mahal na Panginoon. Pag-aralan natin, Philippians chapter 4, verse 16 up to 19. Kindly po. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, kabanata 4, sa mga talatang 16 at hanggang 19. Sapagkat sa Tesalonika ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi sa hinahanap ko ang bunga na dumarami sa ganang inyo. Datapuat mayroon ako sa ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumatanggap kay ipaprodito ng mga bagay na galing sa inyo na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya sa lubhang ang nalubahan na nakakalugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Isa sa susi to immeasurable blessing is prophet offering. Mga minamahal ko, si Pablo nagsalita dito, iminigay po lahat, mga minamahal, ng pangangailangan ni Pablo ng mga Kristiyano sa taga-Tesalonika. Lahat ng pangangailangan ni Pablo mula ulo hanggang paa na kailangan ni Pablo as a man of God, ibinigay ng mga Kristiyano na mga taga-Tesalonika. Everybody say amen. Ang sabi sa talatang 18, dahil sa ibinigay nila ang pangangailangan ng man of God, ito'y naging mabangong samyo sa harapan, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi sa nangangailangan ako. Ang sabi ni Pablo, kundi dahil hinahanap ko ang bunga na dumagaming sa ganang inyo. Ibig sabihin ni Pablo, nasaan yung bunga ng paglilingkod na dumadami na kayo? Kinakailangan yung may bunga kayo. Nagbubunga kayo sa pagbibigay. Nagbubunga kayo sa pag-ibig. Nagbubunga kayo sa pagtutulungan. Everybody say amen. Mga minamahal, kaya mga minamahal, huwag natin minsan na isipin na hindi naman, alam ko naman, hindi naman natin iniisip na yung mga manggagawa. Si Pablo manggagawa ng Diyos. He is a full-time worker of the Holy Vineyard of God. Kaya alam ko, wala nag-iisip sa atin na kawawa ang mga manggagawa. Huwag natin isipin na kawawa ang mga manggagawa ng Diyos. Kung tutuusin, ang mga manggagawa, kayang kumita ng pera. Some of us professional, ex-OFW, mga dating businessman, may mga pinag-aralan, kayang kumita ng salapi, pero dahil tinawag kami ng ating mahal na Panginoon. Ang malapastor, mayaman yan. Mayaman ang kanyang loved ones, may mga negosyo, politician, maganda, mga matataas ang pinag-aralan, pero nung tinawag ng Diyos bilang manggagawa ng mahal na Panginoon, to preach the Word of God, iniwan lahat ng ating mahal na malapastor. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, yung araw-araw na pagpupuri ng mga manggagawa, yun yung nag-fulfill ng anointing, na i-imbak yung anointing, mga minamahal. Kaya kapag ikaw ay ginamit ka
sa isang lingkod ng Diyos, ginamit ka sa anumang paraan. At sabi nga ng Biblia, magbigay ka ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos, ibinigay mo yon sa Diyos. Kaya ano yung sikreto? Ano yung sikreto, mga minamahal? Dahil yung mga manggagawa, ang trabaho namin magpuri araw-araw at gabi, naiipon yung kapangyarihan ng Diyos, naiipon yung anointing. Kapag ikaw ginamit ka to bless the servant of God, yung anointing na naiipon, naimbak, dadaloy sa iyo. Yung mga panalangin mo, tugunin ng mahal na Panginoon. Yung karamdaman mo, pakinigin ng Diyos. Yung mga transaction mo, yung magkakaloob ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung mga minamahal, may isang kabatiran, lumapit sa malapastor. Malapastor, nagpa-counsel. Gusto kong mag-ibang bansa. Anong aking gagawin? Sabi ng malapastor, magbaw ka. That time, walang kapera-pera yung kapatiran. Walang-wala siya. Sabi ng malapastor, umuha ang malapastor ng isang papel. Sinulat niya yung pangalan ng brother na nagpa-counsel. Ang sabi niya doon, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon at pinirmahan ng mahal na pastor. Yung brother na yon nagbaw siya. Mahal na pastor, pag pinagpala ako, I will bless you. Everybody say amen! Yung papel na yon itinago niya. Inibit niya sa Bible. For 20 years, dumating yung pagpapala niya. Ang nangyari nung dumating yung pagpapala niya, hindi niya nakalimutan ang malapastor. Every birthday ng malapastor, nagpapadala siya ng cash para sa pangailangan ng malapastor. Nagpapadala siya ng mga regalo sa man of God. Every church anniversary, pinabinibigay niya sa man of God. Ano ang ginawa ng malapanginoon? Ibinalik sa kanya, mga minamahal. Alam niyo yung restaurant nila ilan? More than 100 branches. Sa buong Pilipinas, nasa 100 mahigit ang kanilang mga restaurant and cafe. May mga iba't ibang negosyo pa. Napakaraming mansion, napakaraming sports car. Bakit? Ang tawag sa ginawa niya, unwavering submission to prophet offering. Everybody say amen. Mga minamahal, isa yan sa mga susi para matanggap mo yung pagpapala. Siyempre, mga pastor, grabe ang prayer. Full of prayer. Yung anointing ng mga pastor dahil inaalala niya mga pastor. Kapag karawan ng mga pastor, kapag may kailangan ng mga pastor, ibinibigay niya yung anointing ng mga pastor dumadaloy doon sa kapatirang umibig sa mga pastor, sa propeta ng Diyos. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, kami pong mga manggagawa, ang aming blessing, hindi material. Ang blessing namin is spiritual. Kasi kapag na-bless kami ng sobra-sobra sa material, mahati ang aming attention. Mahati ang aming focus. Kaya mga minamahal, ang aming calling, iba. Mga minamahal, kaya ang aming pagpapala, mga minamahal, sa spiritual. Kaya mga minamahal, kapag ginamit kayo to bless the servant of God, yung anointing na iimbak, na iipon, dadaloy sa inyo. Biblical yan, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya sino ang gagamitin ng mahal na Panginoon? Kayo na mga umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ng mga Kristiyano sa Tesalonica. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yeah, mga minamahal. Pangatlong apang-apat na sikreto to a immeasurable blessing, ang tawag dyan, offering to the needy. Pakibasa, hello, Galatians chapter 6, verse 9. Magtatapos na po tayo. Ito po sa sulat ng Pastor Pablo sa mga taga-Galacia, kapitulo 6, may talatang 9. At huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa panahon na ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mga ngihimagod. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi marunong magsinungaling ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia, huwag tayong mapagod, malinaw yan. Ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy. Hindi seasonal, hindi kung gusto mo lang, kinakailangan consistent, steadfast. Everybody say amen. Napakalinaw, mga minamahal. Sino yung mga needy? Sabi ng Biblia, mas mahalin mo yung kapitbahay mo sa pananampalataya. Yan ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, yung kapatid mo sa mahal na Panginoon, higit dapat ang pag-ibig mo kesa sa loved ones.
Yan ang kasulat sa Bible. Pero hindi naman ibig sabihin, pabayaan mo yung loved ones mo. Pero sabi sa Biblia, yung kapatid mo sa pananampalataya, mas lalo mong ibigin. Everybody say amen. So, mga minamahal, may mga kapatiran tayo na hikahos, may mga nasa proseso pa ng pagpapala, tulungan natin sila. Yung mga sobra-sobrang pagpapala, yung mga able to help, tulungan natin sila. Isa yan sa susi para pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Alalayan natin sila, mga minamahal. Kasi, sabi ng Biblia, diyan sukatin ng Diyos yung reward mo. Sa ginagawa mo dito sa lupa, diyan sukatin ng Diyos yung mansion mo. Everybody say amen. Mga minamahal, panuwayin natin mabuti na kapag tayo'y nagkaloob sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, hindi sa tao. Sa Diyos lagi yan dumediretso. Everybody say amen. Alam niyo mga minamahal, once na sinunod mo itong the keys to immeasurable blessing, magkakaroon ka ng access to anointing. Magkakaroon ka ng access, mga minamahal, to God's grace. Magkakaroon ka ng access sa possession ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Alam niyo, patutuo ng mga naunang manggagawa, mga mature po na mga ngaral, may isang kapatiran noon, pumunta ng pastoral sa Maine, dinat na niyang kumakain ng baka yung mga beloved workers na mga nauna noon pa, nung panahon pa ng trials. Dinat na nung kapatiran, bumisita yung kapatiran doon sa pastoral. Dinat na niya, kumakain ng baka yung mga worker. Sabi ng kapatiran, uy, tights ko yan ah! Ay, nasaktan ng mahal na pastor. Hindi alam nung kapatiran na after three years, bago makatikim ng baka, yung mga manggagawa. Mga minamahal, samantalang araw at gabi, grabe ang pagtangis ng mga manggagawa na pag-ingatan, pagpalain ang mga kapatiran, tugunin ang mga dalangin, iligtas sa kapahamakan. Dahil nakita mo lang na kumain ng baka, sinabi mo, tights mo na. Hindi ganoon ang totoong umiibig sa mahal na Panginoon. Dapat ikaw pa ang magdagdag. Ano pang gusto nyo? Bibilan ko kayo. Dahil sila ang kasama ng mahal na pastor na nagpagal araw at gabi, ipanalangin, magtagumpay ang banal na gawain. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, kapag nalaman mo ang misteryo, kaya nga misteryo, if you are not filled with the Holy Spirit, mag-aalinlangan ka talaga. Pero kapag puspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos at naunawaan mo, doon ka na pagpapalain ng pagpapalang hindi masayot. 2022, kumikita ka ng 100,000 sa isang buwan. 2023, kayang gawing 300,000 ng mahal na Panginoon. 2022, naka-second hand car ka. 2023, kaya kang bigyan ng brand new car na mahal na Panginoon. 2022, nangungupahan ka. 2023, kaya kang bigyan ng sariling house and lot ng mahal na Panginoon. Sundin mo ang pinapangaral ng salita ng Diyos. Alam na natin. Amen ba, mga minamahal? Alam na natin na kailangan natin maunawaan yung mystery. Kasi kapag hindi natin sinaliksik yan, matitisod tayo, magtatanong tayo. Pero pag nalaman natin, kahit ayaw mo na, susundan ka ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Take note sa ating paglilingkod, hindi pagpapalang financial material lamang, higit po sa pagpapalang spiritual. Everybody say amen. Joyful pa lang, napupuspos ka na. Pagdating ng solemn, grabe pagluha mo. Pagpatong ng iyong kamay sa may sakit, gumagaling. Nirebuke mo ang mga masasang loob, naligas sila. Mga magnanakaw, nirebuke mo, nagsitakas sila. Yan ang mga pagpapala na hindi masayod sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse. Nabasa na ito kanina sa giving, pero ulitin natin. 1 Kings 17:10 up to 16. Last verse na po. Maganda ang ating mga awit at mga manunugtol. Ikalawang mga hari, kapitulo po 17, versikulo po ay JMCIM. Sa gayon, bumangon siya na paroon sa Sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito ang isang bahong babae na nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom.
11, at nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo na isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. 13, at sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos gumawa ka para sa iyo at, para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mapapawasan hanggang sa araw na magpaula ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayos sinabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambayanan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen! Ang sabi naman na pastor, ang 20% starting point, hindi ka mapako dyan. Sabi ng propeta, Elias dito, sa babaeng walang wala na halos mamatay sa gutom, pakainin mo ako. Una, nagalinlangan yung babae. Buhay ang Diyos mo. Wala na nga ako makain. Mamamatay na nga kami. Sabi ng babae, yung harina ko, isang dakot na lang, isang pahid na lang na langis sa banga. Pero anong sabi ni Elias? Igawa mo ako. Everybody say amen! Nung gumawa yung babae, binigay niya yung pangangailangan ng propeta ng Diyos, yung lingkod ng Diyos, yung servant ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi na kailanman nabawasan, nakulangan ang harina at langis at sila'y kumain na maraming araw. Ano ang ibig sabihin nun? Yung ginawa mo sa lingkod ng Diyos, ginawa mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang mga minamahal, sa una hindi naunawaan ang babae. Ano ba itong taong ito? Wala na nga akong makain eh. Ganoon din minsan sa buhay natin. Ano ba ito? Special offering na naman eh. Halos wala na nga ako. Doon ka sinusubukan ng mahal na Panginoon. Yung masasaktan ka, yung mararamdaman mo. Kasi kapag doon ka sinubok naman ng Panginoon at tumalima ka, grabe, ibubuhusay ng Diyos yung pagpapalang inaasam-asam mo. Ano ba inaasam-asam natin? Unang-una, higit spiritual. Mga minamahal, kapag pinagpala ka ng spiritual, hindi ka basta maagaw ng kaaway, hindi ka mayanig ng pagsubok, hindi ka batukso, hindi ka maagaw ng kaaway, nat ng anong Diyos, balansak na matuwid sa kanyang pagbabalik. Una yan. At kapag bless ka na spiritually, hahabol na po ang material, financial, at magiging blessing ka rin sa ibang tao, sa mga mahal mo sa buhay. Everybody say amen! Yan nga mga minamahal, sa una, may i-overcome tayo, katulad ng babae. Ano yung in-overcome ng babae? Yung doubt. Sa una, ganyan talaga. Kasi, sa dami ng hihingaan ng propeta, bakit yung babae ng walang-wala? Amen ba? Sa dami ng hinihipo ng Diyos ang puso, sa dami ng pinangungusapan ng Diyos, ng pangungusap ng Malapagino, bakit ako pa na walang-wala? Doon ka sinusubok ng Malapagino. Kasi, gusto kang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tignan ng Diyos kung magkano kaya mong ibigay. Ang tignan ng Diyos, yung pagmamahal mo sa Kanya. Everybody say amen! Sa una, masakit. Yung babae, nasaktan siya, wala na ako eh. Ano naman yan? Yan yung kailangan natin malagpasan. Mga minamahal, pero anong sabi sa Biblia? Anong ipinangako ng Malapanginoon? Aramihan na kanilang araw. Hindi na sila nagutom, hindi pinabayaan ng Diyos. Ganon din sa panahon natin, kapag sinunod mo yung tinatawag na key to immeasurable blessing, yung negosyo mo, hindi lang yan isa, dalawa, tatlo, gagawing apat yan, sasakyan mo, dadagdagan ng Malapanginoon. Yung bayatuwa mo, dadagdagan ng Malapanginoon. Mga panalangin mo, tugunin ng mahal na Panginoon. Yung mga prayer mo na matagal na, tugunin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At igit sa lahat, ang iyong pangalan nagniningning sa aklat ng buhay, sang tiyak na bagay, pagtunog ng pakaka, sasapiling tayo ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tandaan po natin, lahat ng mayroon tayo, pag-aari ng Diyos. We are just steward. Tinitignan ng Diyos, if you are faithful sa maliit, kapag nakita ng Diyos, faithful ka sa maliit, pagkakaloob niya sa iyo, yung pagpapalang hindi masayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating yung pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin ang kilang Diyos, mga minamahal.
Opo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa buhay ko. Come back.
Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, pinagpala tayo. Noon, kahit anong pagsusumikap natin, walang nangyayari. Walang nangyayari. Hikahos tayo, problemado tayo. Wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan. Pero nung tayo, mga minamahal, ay naglingkod sa Diyos, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng hindi masayo na pagpapala. Kaya kahit anong pagsusumikap natin, kung hindi dahil sa mahal na Panginoon, wala tayo nang mayroon tayo ngayon. Lahat ng mayroon tayo ngayon, galing sa mahal na Panginoon. Hindi dahil sa sarili nating talino, hindi dahil sa sarili nating pagpapagal, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa panibagong taon na naman tayo, kami na mahal, pagpapalain tayo muli na mahal na Panginoon. Kung paano tayo pinagpala noong taong ito, 2022, mas lalo tayo pagpapalain ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakita ng Diyos ang katapatan mo noong taong 2022, kaya ibubuhos niya sa iyo ngayon ang hindi masayon na magpapala. Patuloy lang mga minamahal. Huwag mang himagod sa paggawa ng mabuti. Darating ang time. Kung may problema ka ngayon, pinansyal, may problema ka sa loved ones mo, may problema ka sa kung ano-anong problema na buhat ng buong mundong ito, sundin mo ang salita ng Diyos. Sigurado, sa tiyak na bagay, hindi ka ipahiya ng mahal na Panginoon. Lutasin ng Diyos ang problema mo. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang ating nadarama ang banal na presensya ng Diyos, tayo po'y makapag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dumalangin sa mahal na Panginoon kung wala namang pumbaguhan. Hallelujah. O panaginang Diyos sa mambanan. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na hindi nagmamaliw, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, sa iyong banal na pangusap sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pusong masunurin sa iyo, O Diyos. Binuksan mo ang aming spiritual na kaunawaan na makasunod sa iyong kalooban. Kaya dalangin namin, O Diyos, panghawakan mo kami. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na masunod ang iyong kalooban. Hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon, maging aming mahal na pastor. Patuloy namin makapiling sa paglilingkod na kami lahat dadaan mo, mahal na Panginoon, na buhay sa salubong sa iyo sa alapat na may kagalakan hanggang sa muli mong pagbabalik. At lahat po, mahal na Panginoon Jesus, na nagsumikap sa araw na ito, lahat na nagbigay ng may katapatan, lahat ng tumalima sa iyong banal salita, pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Aming mahal, kagaya ng ating napag-aralan, pag tayo masunurin sa mga kalooban ng Diyos, ipatong ating kamay sa ating mga ulo at isang kamay sa parte ng katawan, gagaling ang ating karamdaman. Mga minamahal, sabay-sabay po tayo, ipatong ang kanang kamay sa ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman. O madagilong Diyos, sa mamanal aming mahal na Panginoon Kristo, ulad na lang ibilabit Pastor, Wildis Ward Almeda, sama-sama po namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman ko na kaaway, demonyo lagnat, ubo, sipon, trangkaso, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, dengue, cast out in the name of Jesus. Lumayas ka sa parang pangalan Jesus. Cast out, bihil, in the name of Jesus. Demonyo na mga problema, pagsubok, kahirapan, pagalinlangan, hadlang sa mga panalangin, hawala ng pananampalataya, cast out in Jesus' name. Lumayas ka sa mga parang pangalan. Be there to hell and be there forever and ever in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Bilang tanda na tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sabay-sabay, sumigaw ng malakas na praise the Lord, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin natin ang mahal na Panginoon sa Kanya lamang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwa natin, pagsamba, tayong sa ating Diyos na mabuhay. Amen. Makaupo tayo saglit, mga minamahal, para po sa ating announcement, praise the Lord, ating balagawain tuloy-tuloy. Sa araw ng Biyernes, ating overnight, alas 10 po ng gabi, matapos ng alas 4 ng madaling araw ng Sabado, sa San Ildefonso, alas 5 ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi yan. Sa araw ng Linggo, mga minamahal, sama-sama ang taga-baliwag, alas 9:30 ng umaga,
hanggang alas 4 ng hapon o alas 3. Sa dako na San Ildefonso, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating live streaming, tuloy-tuloy po yan. Kahabagan natin malapanginang ulat, dalangin natin malapastor. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya huwag tayong a-absent, laging dadalo sa pananagawain kasi sa pagdalo natin, dyan tayo lumalago ang pananampalataya at pinagpapalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At wala naman na pong karagdagang ibang announcement. Wala rin tayong special offering. Tayo pa'y dumalangin na. Praise God. Beloved Brother Amancio Ampere, para po sa ating closing prayer, mga minamahal, tayo na po'y tumayo at magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po, beloved Preacher Mark. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay magsama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakila naming mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. Sa unat dalangin ng aming bilabid Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tagumpay, sa panambahan namin sa araw na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo, mahal na Panginoon, sa bawat bahagi, mahal na Panginoon, hallelujah. Bagay sa unang pag-awitan ng mga joyful songs, solemn song, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At sa pagbibigay, mga minamahal, pagbibigay, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa susi, sa mga pagpapala, hallelujah, praise the Lord. At sa pagpakinig sa mga buhay ng mga patotoo, hallelujah, praise the Lord. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, pakinig sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na dinala sa aming mga pinagpalang mga ngaral sa hapon na ito, mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At sa aming paghiwalay-hiwalay, mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Pag-iingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, para tingin mo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa kanya-kanyang tahanan ng buong buot ligtas, mahal na Panginoon, hawiin mo ang mga hadlang sa ilang mga dinaraanan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang samot na langin sa matamis at makapangyariang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. We love you, the Lord, with our dearest Jesus. Loves you more and more. Sa mga nais magpalay hands, meron na lay hands. Sa mga nais mong pa-counsel.